7KD, may kasamang araw. Luzon, Visayas, Mindanao, magbabalik na naman po tayo pang magbabahagi na naman po ng nakakamanghang video po ng Yamashita Treasure. Isa na naman pong nakakamanghang Yamashita Treasure site ang nadiskubre po mula sa Mindoro ng ating ka-treasure hunter. Mula po ito sa kabundukan na natuklasan po niya ang pinagbabaunan ng kayamanan ng mga Japanese Imperial Army. At bibigyan po natin ito ng pinakamalapit na kahulugan ayon po sa Japanese code. So sa makikita natin, ito po ay isang uri ng concrete box, sign ng concrete box na posibleng pinagbabalutan ng Yamashita Treasure. Ito po ay masasabi nating legit na ginawa nga po ito ng mga Japanese Imperial Army ayon po sa design. So sa makikita nating mga nakaukit na markers, yung disenyo po ay nagsasabing on water beside the creek, nasa gilid ng creek, nasa tubig, ayon sa nakasulat. Letter M na maliliit na mayroong guhit ay treasure in water, nasa gilid ng creek or sapa. So, makikita natin ang Yamashita Treasure na nasa tubig. Yan po ay isang legit na arrowhead ng Yamashita Treasure na nakaukit sa bato. Yan po ay nagsasabing nasa tubig ang kayamanan. Sa right side, right direction, nasa kanan. Pumunta ka sa kanan, 30 to 50 meters away. So, yung distansya po ay nasa 30 to 50 meters. Pero yung sketch niya ay nasa around 30 meters. Tama po yung kanyang sketch, yung nakadiskubre. So, doon po sa araw na yan ay nagtuturo po ng direksyon na mayroon pang makikitang mga sign sa unahan. So, titingnan natin yung mga additional sign na nagtuturo ng isa pang location. Isa pang location na posibleng eksakto na ang kanya pong direksyon. Deposit on creek. So, tama. Deposit on creek. Nasa creek. So, treasure deposit ay makikita natin sa creek. Tama yung nasa gilid ng creek, nasa tubig. Doon sa unahan yan po ay treasure pointer. Isang uri ng parang animal characters na nguso na nagtuturo doon sa direksyon. No? So sa creek ang kanyang tinutukoy. So tama yung mga design doon sa bato na nasa tubig, nasa creek. Magkatugma po sila ayon po doon sa Japanese code. Yung mga marker na yon ay nagtuturo nga na treasure ay nasa gilid ng creek at may tubig for sure. So sa makikita natin, ito pa ay mga karagdagang markers. Marker na nagsasabi sa kinalalagyan o kinaruroonan ng Yamashita Treasure. So yan ay stone. Under the stone. So ibig sabihin yan, hindi yan ang bato na tinutukoy niya. May iba siyang tinutukoy pa sa paligid. At makikita natin yan sa disenyo ng bato, additional pa. O dyan, maaring may clue kung saan bato ang tinutukoy nung nakataob na scene na yun. No? So yan po ay nabanggit na natin kanina na sa gilid ng creek, treasure on water, ay naulit lang. Na-edit lang natin, naulit. So nasa tubig, yan po ay isang uri ng legit marker ng mga Japanese Imperial Army. At yung arrow na yan nga ay nagtuturo ng distansya sa kinaruroonan po ng Yamashita Treasure. So nakita na natin yan kanina. Mayroon tayong gustong makita dyan. Tinuturo yung isang bato na yan
yan po ang additional o coordination markers ng Japanese Imperial Army. Yan po ay halatang 7KD. So, yan po ay lumabas na. Nasa Japanese code yan. 7KD. Napakagandang marker ito. At ito po ay isa sa maswerteng treasure hunter. Under the big rock. Nasa ilalim ng malaking bato, Yamashita Treasure under the big rock. Hanapin niya ang napakalaking bato 30 to 50 meters away. At nasa gilid ng creek ito. Yun po ang sinasabi ng mga markers na yan. At ayon din sa kanyang sketch ay mayroong nakita siyang napakalaking bato sa gilid ng creek. Yun na po yung tinutukoy ng mga markers na yan. 7KD ay siguradong Yamashita Treasure yan na nasa ilalim ng malaking bato. Yan po ang pinakakahulugan yan. At yan pong sign na yan ay nagsasabing jewelries o mga alahas. Kasama na dyan ang gold bars, ginto, diamonds, magkakasama po. Rock, tinutukoy nung parang isda na yan, ay nasa bato, nasa ilalim ng bato. Sapagkat ang isda ay sumisiksik sa ilalim ng bato. So nasa malaking bato ang kayamanan. At alam na nitong ating treasure hunter sapagkat yung sketch niya ay nadagdagan natin ng pagbabasa ay malinaw na sa kanya kung nasaan ang kinaruroonan ng Yamashita Treasure na kanyang hinahanap. So, good luck po sa ating kababayan, treasure hunter mula po sa Mindoro. Nakakita ng 7KD na medyo madalang lang itong 7KD sapagkat ito po ay direktang nagtuturo ng direksyon ng Yamashita Treasure na kung saan matatagpuan sa napakalaking bato, sa ilalim ng napakalaking bato. So, yan po ang ating pagbabasa. Sana po ay malinaw sa inyo, mga ka-treasure hunter, ang atin pong naibahagi sa inyong nakakamanghang Yamashita Treasure site. Pinagbabaunan po ng kayamanan ng mga Japanese Imperial Army. Kung nais po ninyong magpadala ng mga video, ipadala lamang po ito sa ating messenger at sisikapin po natin itong mabigyan ng pansin, mabigyan ng pinakamalapit nitong kahulugan ayon po sa Japanese code. Hanggang dito na lamang po ang atin pong pagbabahagi sa inyo at sana ay may natutunan tayo, may nakukuha kayong aral tungkol po sa pagti-treasure hunting. Sa lahat po ng mga maalam, magagaling na medyo may edad na, matatanda na na Yamashita Treasure Hunter, ay i-comments nyo ang inyong nalalaman tungkol po dito. At atin po itong tatanggapin at malaya po kayong magbigay ng inyong komento tungkol po sa aking pagdidecode. So maraming salamat at sana ay nag-enjoy kayo. Ito po ang inyong ka-treasure hunter, Yusuf Yamato. Ano yan? Ha? Kukuba? May araw. Dating araw. Ito lang yan. Ito po ang video natin. Binibidyohan ko. Ang oras ay alas 2:28 ng hapon. Ayan. Punta ako sa isang bato. Natin ang videohan. Dito ako sa isang bato, sa ibabaw ng letter C, na ang kanyang tulok ay sa kabilang side. Okay, lipat sa kabila. Yan.
Yan po yun, nasa ibabaw ng dalawang tree. At hindi kayang magalaw. Ito yung 7KD ay kasamang araw. At hindi kayang galawin. Napakabigat. Yun po, may kasamang araw. Ayan. Kanji. Tapos may araw. Ayan. Ayan. Mapakita ka ulit yan? Wala pa. Kaya, kung lang ka nakakita.